May kaibigan ka bang narcissist? O karelasyon? O kamag-anak? Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang kahulugan ng narcissist o narcissismo, ito ay labis na admirasyon para sa sarili. Ito ay maaaring sobrang bilib sa sariling kakayahan, talento, o mukha. Ang mga taong narcissistiko ay laging nakatuon ang pansin o atensyon sa sarili. Sa Ingles, self-centered. Sa sobrang pagka-focus nila sa kanilang sarili, nakakalimutan na nila ang ibang tao at wala silang pakialam sa ibang tao. Abala sila sa pagpa-impress sa iba. Ang nakakalungkot lang, ito ay isang uri ng sakit sa utak. Kung wala kang kaibigang ganito, o karelasyon, o kamag-anak, peaceful din ang buhay mo. Kung meron man, masamang kapalaran yan. Ang narcissism ay isa sa mga pinaka-toxic na katangian na maaaring taglayin ng isang tao at maaaring makakaapekto pa sa pamumuhay ng ibang tao. Ang buhay ng mga taong narcissistiko ay umiikot lamang sa kanilang sariling mga kagustuhan at pangangailangan. Nakapokus lang sila kung gaano sila kamahal ng ibang tao, hindi kung paano pakitaan ng pagmamahal ang iba. Nakapokus lang din sila kung paano kontrolin ang ibang tao upang makuha nilang kanilang mga kagustuhan. Kaya ang papakita ko sa inyo ngayon ay ang mga bagay na hindi magagawa ng taong narcissist sa ibang tao. Number 1, wala silang pakialam sa'yo. Tama ang narinig mo. Wala silang pakialam sa nararamdaman mo. Kahit gaano ka pakalungkot, they don't give a shit. Kahit alam nilang nakakasakit na sila, wala pa rin silang pake. Napakatigas ng kanilang damdamin. Kung hindi ka lalayo sa taong ito, aabusuhin ka nila. Sasaktan ka nila ng paulit-ulit. Kahit ipahayag mo pa sa kanila ang iyong nararamdaman, wala pa rin silang pake. Kung sasabihin mong nasasaktan ka na dahil sa ginagawa nila, babalik ta rin nila ang sitwasyon. Magagalit sila dahil parang sinabihan mo sila na sila pa ang masama. Ipapamukha nila sa'yo na ikaw ang masamang tao. Sila ang nagiging biktima sa sitwasyon. Ang advice ko lang sa mga taong narcissist, kapag alam nating may nagmamalasakit sa atin, natutuwa tayo, di ba? Dahil gusto nating lahat na pagpakitaan tayo ng kabaitan. Dapat nating linangin ang magandang katangiang ito. Kasama sa kabaitan ang pagiging interesado sa kapakanan ng iba. Yun ay ang interes na ipinakikita sa salita at sa gawa. Bilang isang aktibong katangian, ang kabaitan ay hindi lang basta pakitang taong kagandahang asal at pagalang. Ang tunay na kabaitan ay udyok ng malalim na pag-ibig at empatiya. Higit pa riyan, ang kabaitan ay isang aspekto ng bunga ng banal na espiritu ng Diyos na dapat linangin ng bawat isa. Basahin natin ang Galatia 5:22 at 23. Pero ang mga katangian na bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang Diyos ay mabait at makonsiderasyon sa lahat, pati na sa mga walang utang na loob at masasama. Pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga taong masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga taong matuwid at sa mga di matuwid. Kita mo yan? Walang pinipili ang Diyos. May pakialam siya sa lahat ng nilalang sa mundo. Kaya kahit ang mga di kumikilala sa Diyos Ama bilang may lalang ay nakikinabang din sa mga paglalaan niya para patuloy silang mabuhay at masiyahan. Noong panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa, kilala siyang mabait at makonsiderasyon. Hindi siya kailanman naging malupit o dominante. Mabait si Jesus kaya sinundan siya ng mga tao saan man siya pumunta. Nilalang tayo ayon sa larawan ng Diyos. Kaya lahat tayo ay makapaglilinang ng kabaitan. Para lubusang mapalugdan ng Diyos, ang kabaitan ay dapat na maging bahagi ng ating personalidad at buhay. Basahin natin ang Colossians 3:12. Magpakita kayo ng tunay na pagmamalasakit, kabaitan, kapakumbabaan, kahinahunan, at pagtitiis. Totoo, hindi laging madaling magpakita ng kabaitan. Bakit? Maaring dahil tayo ay mahiyain, walang kumpiyansa sa sarili, sinasalansang, o nagiging makasarili kung minsan. Pero mapagtatagumpayan natin ito kung aasa tayo sa banal na espiritu at tularan ang halimbawa ng Diyos ng kabaitan. Number 2, hindi sila interesado sa problema mo. Hindi man lang sila nakikinig, mas gusto pa nilang sila lang ang pakikinggan. Kahit ano pa ang gawin mo, kahit naguguluhan ka na sa buhay, kahit hirap na hirap ka na, kahit nasasaktan ka na, wala lang sa kanila yan. Ini-ignore lang nila ang mga sinasabi mo. Paano mo malalaman na binaliwala ka lang nila? Sasabihin din nila kung gaano na rin sila kahirap sa buhay nila para lang manahimik ka lang. Kung ang usapan ay hindi nakasentro sa kanila, wala rin silang ganang makinig. Sabi ko nga, gusto lang nila na sila na lang palagi. Bakit ka pa sumama sa mga taong ito? Wala ka lang naman sa kanila.
Ito ang uri ng tao na hindi mo matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasi hindi ka iku-comfort nito. Kung namumroblema ka sa kalusugan mo, sasabihin din nila ang kanilang problema. Para sila ang kaawaan mo, lahat na lang ay nakasentro sa kanila. Hindi lang yun paminsan-minsan. Palagi yun. Ang advice ko lang sa mga taong narcissist, kung may taong nangangailangan ng malabasan ng problema, pakinggan mo sila. Matutuwa ang Diyos sa'yo kung gagawin mo ito. Basahin natin ang Ecclesiastes 3:7. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Kapag may problema ang isang tao at nais niyang makipag-usap sa'yo, kadalasan nang ang pinakamabuting gawin ay makinig lamang. Tutal, hinahatulan ng Biblia mga nagwawalang bahala sa daing ng maralita. Basahin natin ang Kawikaan 21:13. Ang nagtatakip ng tainga kapag dumaraing ang mahirap ay hindi pakikinggan kapag siya naman ang tumawag. Maaaring nag-ipon pa ng lakas ng loob ang iyong kasamahan para masabi niya sa iyo ang bagay na yon. Ang iyong pagiging handang makinig ay maaaring magpadali sa kanya na magsalita. Karaniwan ang hinahayaan ko lamang magsalita ang nagtatapat sa akin. Hinahayaan kong sabihin ng kaibigan ko kung ano ang kanyang iniisip at sinisikap kong magpakita ng simpatya. Kung minsan, hindi ako nagbibigay ng payo kasi minsan gusto lamang ng mga tao na may makausap. Kaya maaaring hindi naman inaasahan ng iyong kasamahan na lulutasin mo ang kanyang mga problema. Baka kailangan lamang niya ang isang mabuting tagapakinig. Kaya pakinggan mo sila. Iwasang magambala ka ng nasa paligid mo o sumabad ng di kinakailangan. Baka ang pagkanaroroon mo at ang iyong pakikinig lamang ay malaking tulong na. Ipinakikita nito na talagang nagmamalasakit ka. Nangangahulugan ba ito na wala kang dapat sabihin bilang tugon? Nakasalala yan ng malaki sa uri ng problemang kinakaharap niya. Karaniwan na, naaangkop ang isang pinag-isipan at mabait na tugon. Halimbawa, kung ang isang kakilala ay nakaranas ng personal na trahedya, maaaring ang pinakamagaling na magagawa mo ay magpakita ng simpatya. Ganito ang sinasabi ng Kawikaan 12:25. Ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Marahil ay kailangan lamang na patibayin mo siya. Sabihin mong nagtitiwala kang mapagtatagumpayan niya ang kanyang problema. Ang mga pananalitang gaya ng naiintindihan ko na kung bakit ganyan ang nadarama mo o ikinalulungkot ko na kailangan mong harapin ito ay makapagpapahiwatig sa iyong kasama na ikaw ay taimtim at nais mo siyang tulungan. Pero may babala ang Kawikaan 12:18. Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada. Mahalagang iwasan ang mga komentong gaya ng hindi naman pala ganun kagrabe ang problema mo. Kalimutan mo na lang yan. O hindi ka dapat makadama ng ganyan. Mag-ingat din na huwag sikaping pag-aanin ang problema sa pamamagitan ng pagpapatawa. Baka isipin agad ang iyong kasama na hindi mo iginagalang ang kanyang damdamin. Paano naman kung wala kang masabi? Maging tapat. Sabihin mo sa iyong kaibigan na hindi mo talaga alam kung anong sasabihin mo. Pero gusto mo pa rin makatulong sa kanya. Tanungin mo siya, ano ba ang may tutulong ko? Maaaring may magawa kang ilang praktikal na bagay upang mapagaan ang kanyang pasan. Number 3, hindi sila magsusorry. Well, I thought of the following reasons. Number 1, hindi nila matanggap na nagkamali sila. Iniisip kasi nila na tama sila palagi. Number 2, alam nilang nagkamali sila pero natatakot silang magsorry dahil baka iisipin ng mga tao na kawawa sila. Number 3, iniisip nila na kahinaan ang magsorry. Number 4, iniisip nila na basta't magsorry sila ay iti-take advantage sila ng mga tao. Number 5, matigas lang ang kanilang ulo. Kaya kung may kakilala kang narcissist, huwag kang umasa na hihingi yan ng tawad. Their first instinct will be to gaslight you. Try to make you believe that you're crazy or remembering things wrong so that they're absolved of all blame. Kung hindi gagana ang strategy nila, marunong silang dumepensa at ibabaliktad nila ang sitwasyon. Ibabalik nila ang nakaraan nung nagkamali ka rin. Kung magsusorry man sila, pero napakapangit ng pagkasabi. Sorry na, tumahimik ka na. Nagsorry na nga ako eh. Sensitibo mo naman, hindi ka naman marunong sumabay. Alam mo naman, iniisip nila na perpekto sila. Kaya kung may nagawa silang kasalanan, ikaw pa rin ang may kasalanan. Bakit dapat tayong magsorry? Number 1, kasi matured ka kapag nagsorry ka. Kapag inaamin mo na may nasabi kang mali, o may nagawa kang hindi tama, ipinapakita nito na nade-develop mo ang mga katangiang kailangan kapag adulto ka na. Kapag mapagkumbaba at mapagpasensya ka, madali kang makapagsabi ng sorry at mas madali kang makikinig sa sinasabi ng ibang tao. Number 2, maaayos ang problema kapag nagsorry ka. Ipinapakita ng mga taong nagsusorry na mas mahalaga sa kanila ang makipag-ayos kaysa patunayang tama sila at mali ang iba.
Kahit iniisip mong wala ka namang ginawang mali, dapat na mas mahalaga sa'yo ang pakikipag-ayos. Wala namang mawawala sa'yo kung magsusorry ka. Maibabalik mo pa nga ang pagkakaibigan nyo. Number 3, gagaan ang pakiramdam mo kapag nagsorry ka. Mabigat sa pakiramdam kapag alam mong may nagawa o nasabi kang mali sa iba. Pero kapag nagsorry ka, para kang nabunutan ng tinik. May mga pagkakataon na nasisigawan ko ang mga kaibigan ko. Hindi naman ako perpekto eh. Nakukonsensya ako. Pero ang hirap magsorry. Pero kapag nagsorry na ako, gumagaan ang pakiramdam ko. At mas gumaganda ang samahan ng pagkakaibigan namin. Number 4, ibabagsak kanila. They don't make you feel good about yourself. Gusto nilang nasa kanila ang spotlight. Lalo na kapag nasa public. Gusto nila sila ang mapansin. Mahilig silang kakaibiganin ang mga taong mababa pa sa kanila para sila ang atensyon sa mata ng karamihan. Ang advice ko lang sa mga taong narcissist, basahin natin ang Gawa 13:15. Mga kapatid, kung may mensahe kayong magpapatibay sa amin, sabihin ninyo, alam mong mahalaga ang payo na patibayang loob ang isa't isa. Malamang na ikaw mismo ay napasigla ng may magpatibay sa'yo. Lahat tayo ay nangangailangan ng pampatibay loob. Totoong-totoo yan. Kailangan ng mga tao ang pampatibay loob kung paanong kailangan ng mga halaman ng tubig. Kapag pinatitibay loob ang tao, nadarama niyang karapat-dapat siya at mahalaga. Pero nabubuhay tayo sa mga panahong mapanganib. Ang mga tao ay makasarili. Wala ganong likas na pagmamahal at salat sa pagbibigay ng pampatibay loob. May mga magulang din naman na hindi nagbibigay ng komendasyon sa kanilang mga anak dahil sila mismo ay hindi nakatanggap nito sa kanilang sariling magulang. Maraming empleyado ang nagrereklamo na hindi sila nabibigyan ng komendasyon sa kanilang trabaho. Samantalahin ang mga pagkakataon para patibayin ang iba. Kung may makita kang dapat papurihan, bakit hindi mo gawin yon? Kung meron tayong salitang makapagpapatibay, bakit hindi natin yon sabihin? Kapag nakasanayan nating maging nakapagpapatibay, malamang napatitibayin din tayo ng iba. Number 5, hindi sila mananagot. Kasi sabi ko nga kanina, wala silang kasalanan eh. Sila lang palagi ang tama. Lahat ng nangyaring kapalpakan sa buhay nila ay kasalanan ng iba. Kasalanan mo. Naghiwalay ba kayo? E pagkakalat nila na ikaw ang masamang tao at hindi marunong magmahal at magpahalaga sa kabaitan nila. Napatalsik ba sila sa trabaho? Sasabihin nila na ang pangit ng management sa kumpanya. Narcissists cannot, will not take responsibility for any wrongdoing because in their minds, they don't do anything wrong. They're the ideal person, ideal worker, perfect partner, or perfect spouse. So if anything in their lives goes badly, it's literally everyone else's fault in the world except their own. Remember this, the only people who make no mistakes are dead people. It seems to be human nature to try to justify ourselves. Noong bata pa tayo, nahihirapan ang mga magulang natin na ipaamin sa atin ang ating kamalian. Ngayong malaki na tayo, nadadala natin ang katangian yon. Bagaman lahat tayo ay nagkakamali, hindi naman kailangan na ang mga ito ay maging dahilan na mawala ng pag-asa. Ang taong hindi nagkakamali ay karaniwan ng walang nagagawang anuman. Ang Kristiyanong alagad na si Santiago ay nagsabi sa 3:2, dahil lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit. Matututo bang lumakad ang isang bata nang hindi natitisod? Hindi, sapagkat ang isang bata ay natututo buhat sa mga pagkakamali at patuloy na nagsisikap hanggang sa siya ay makatayo at makalakad. Upang magkaroon ng matinong pamumuhay, tayo nangangailangan ding matuto buhat sa ating mga pagkakamali at sa mga kamalian ng iba. Yamang ang Biblia ay naglalahad ng mga karanasan ng marami na sa kanila ay masasalamin ang ating sarili. Tayo'y matutulungan na maiwasan ang kaparehong mga pagkakamali na kanilang nagawa. Number 6, hindi nila ma-appreciate ang mga ginagawa mo. Kahit ano pang kabutihan ang nagawa mo, kahit ano pang ibinigay mo, hindi nila tinitingnan yon. Mas madali pa nilang makita ang pagkakamali mo. Salit na magpasalamat, magrereklamo pa sila. Ang tanging tinitingnan lang nila ay sarili nilang kagustuhan at pangangailangan. Kung magpapasalamat man sila, ay peke naman. Number 7, hindi sila marunong magmahal. Mamahalin ka lang nila kung iaangat mo sila. Kung wala nang taong gagawa nito sa kanila, mawawala na din ang kanilang pagmamahal. Basahin natin ang 1 Pedro 1:22. Masidhin ninyong ibigin ang isa't isa mula sa puso. Itinuro ni Jesus na mahalagang makipagkasundo sa kapatid na may sama ng loob sa atin. Basahin natin ang Mateo 5:23 at 24. Kaya kapag nagdadala ka ng iyong handog sa altar at naaalala mo roon na ang kapatid mo ay may reklamo sa'yo, iwan mo sa harap ng altar ang handog mo at puntahan mo ang iyong kapatid. Makipagkasundo ka muna sa kanya at saka ka bumalik para ialay ang handog mo.
idiniin niya na kailangan nating mapanatili ang mabuting kaugnayan sa iba kung gusto nating mapasaya ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag ginagawa natin ang lahat para makipagpayapaan. Hindi niya tatanggapin ang paglilingkod natin kung naghihinanakit tayo at ayaw man lang nating subukang makipagkasundo. Hinimok tayo ni Jesus na pakitunguhan ang iba kung paano natin gustong pakitunguhan tayo. Sinabi rin niya na hindi lang ang mga nagmamahal sa atin ang dapat mahalin. Paano kung may kakilala kang umiiwas sa'yo at ayaw ka man lang batiin? Minsan nga, hindi ako pinapansin ng isang tao at hindi ko alam kung bakit. Hindi ako mapalagay at hindi ako masaya sa araw na yon. Noong una, naisip ko, wala akong kasalanan. Pero iniisip ko ng mabuti at may nagawa pala akong mali. Natutuhan natin na pinapakilos tayo ng masidhing pag-ibig sa isa't isa na makipagpayapaan. Huwag magtangi at maging mapagpatuloy. Dapat nating maalis ang anumang negatibong damdamin at mahalin ang mga tao ng masidhi at mula sa puso. Sa gayon, magiging masaya tayo at mapapatunayan nating mga alagad tayo ni Jesus.